Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ngayong araw po ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa ating mga sapatos. Opo mga meme, kayo po ba may mga collection din ng mga mamahaling sapatos o kahit yung mga ordinaryo lang mga sapatos? Opo, kasi bukod sa alam nyo ba na ang ating mga sapatos ay talaga namang gamitin-gamitin natin sa ating mga pang-araw-araw na gawain kapag tayo aalis, ay sinasabing napakarami din po talagang mahilig mangulekta ng mga sapatos. Opo mga meme, pero alam nyo po ba na mayroon din mga pamahiin pagdating sa mga sapatos at narito po ang ilan sa mga pamahiin iyon. At kung gusto nyo po malaman kung ano ang ilan sa mga pamahiin ito ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel ko ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para ma-update po kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertihin kayo. Ngayon nga ito pag-uusapan natin ang ilan sa mga pamahiin naman pagdating sa ating mga sapatos. At ngayon nga po ay ibabalik natin ang ating segment na Walang Ganun Mars o Totoo Yan Mars. At nandito na naman ngayon si Madam Tik-Tik, also known as Direct Bridget Jones Diary, para tayo ay tulungan sa pag-a-analyze kung ang mga pamahiin ito ba ay totoo o hindi. O dapat ba itong sundin o kalimutan na lang at ibaon na lang sa hukay. sa hukay. Hindi. Ibig sabihin po, ito po ay kung totoo po ba o hindi. O yun na nga po mga meme, ang ating pamahiin number one ay hindi daw po dapat ipatong ng isang lalaki ang kanyang pares ng sapatos sa lamesa o sa ibabaw ng lamesa kasi daw po ito po daw ay magdudulot ng pag-aaway o alitan bago matapos ang gabi. O ano direct? Ano sabihin mo? Totoo yun, Mars. Totoo yan, Mars. Kasi baka naman nga eh, ang sapatos yung dumi-dumi at meron pang natapakan kayo jackpot sa sabi. Tapos ipapatong nyo sa lamesa, eh talagang mapaaway kayo at baka kayo ano, mapagmura pa ng mga ina nyo. Ma-spin pa kayo. baka ispinin pa o dagukan ng tatay nyo. Kapag kayo nakita nyo dumi-dumi na putik-putik na nga, eh, ipapatong nyo sa ibabaw ng lamesa, napaksam lang nyo naman. Ano direct? Totoo yun, di ba? O, totoo yan, Mars. Pero kapag babae naman daw po ang nagpatong ng kanyang sapato sa ibabaw ng lamesa, ay maaari naman daw pong may mabuntis sa inyong kasambahay o maaaring isa sa kasama ninyo sa bahay ay mabubuntis. Parang walang ganun, Mars. Kasi paano kung nag-iisa ka lang babae doon, alam mang mabuntis pa yung nanay mo, ilaygit na nga. Sabi ko, puro lalaki kayo. O kaya halimbawa, kung yung aso, pwede din mabuntis ang aso. O, diba? Kung babae. Kung babae ang aso. O, kung babae. Kung sabi. Parang walang ganun, Mars. O, ang ating pong number 2 ay ang pagtatago ng sapatos. At kung kayo daw po ay magtatago ng inyong sapatos sa kanyang taguan o sa mga syurak nyo, kailangan daw po unahin yung itago ang inyong kanang bahagi ng inyong sapatos bago ang kaliwa. Kasi ito daw po ay magdudulot ng kamalasan kapag kayo muna doon nyo po itago ang inyong kaliwa. Eh bakit ganun direct? Para anong connection? Eh kasi di ba pag nilabas mo ng bahay unang ihihakbang sa kanan. So yun ay totoo yan. Totoo yan, Mars. Kasi nga, sabi yung sinasabi na may kasabihan na kapag ka tayo daw po ilalabas ng bahay, dapat nga daw po sa umagay, una nating ihakbang palabas ay ang ating kanang paa. So ganoon din sa pagtatago ng sapatos, siguro sa mga sura, may sense. Okay, so yun. At ang ating pong kamahiin number 3 ay magkakaroon ka raw po ng maraming sapatos o kung gusto mo raw po magkaroon ng maraming sapatos ay magsunog ka ng lumang pares ng iyong sapatos sa pagpasok ng bagong taon. May ganun ba direk? Parang hindi totoo. Parang walang ganun, Mars. Kasi, Jesus Mariose, bagong taon na bago tayo, magsusunod ka pa ng sapatos mo. Kasi diba sabi ko yung pagkado, kung ano daw po yung ginagawa mo ng bagong taon kung pumapasok, ay baka daw yun daw po ang gagawin mo buong taon. At saka,
dito sa ibang unahin ko ang pagsunog eh nagpuputo ka na. Tapos eh siyempre unahin ko na mga barbecue at mga ham. Sa pagpuputo ka ng Goodbye Philippines. Magpapaputo ka sabay ng papaputo ng Goodbye Philippines. Isabit mo na yung sapatos, sabay sisigaan mo na. Doon sa Goodbye Philippines. Doon mo na papasubugin yung Goodbye Philippines. Sabay silab na rin. Sabay na masisilab. O anong tawag doon? So totoo yun, Mas? Totoo yun, Mas. Para mataboy na yung luma, para mapatanang bago. Para yung mga maras-maras mo ay kumbaga... Mawala na rin. Isa, parang kung nag-iisa ng mga sapatos mo, kinabukasin wala ka maes. Tumumasko. So, ang ating pong number 4 ay yung kapag daw po may sakit o may merong may sakit sa ating bahay na nakakahawa. Ang mga kasama natin ay may mga sakit, ha? Kailangan daw po sunugin niyo daw po ang isang pares ng kanyang sapatos para daw po ang kanyang mga kasama sa bahay ay hindi po mahahawa. Inako po. Aww. Eh paano ano sakit buluto mga ganyan? Sipon. kung mahahawa ka kung isusuot mo yung may alipunga. Pero kung buluto paano ano ba may sipon o may ano paano? Anong eh natural lang naman yung mga sipon na parang walang ganun Mars. O yun, ang number 5 naman po ay ang bangungot. Kapag daw po kayo ay maglalagay ng sapatos sa inyong mga pintuan para daw po kayo hindi dalawin ng bangungot o hindi kayo managilip ng masasama o para daw po kayo hindi dalawin ng mga masamang espiritu o mga maligno o yung impacto, ay dapat daw po ay maglagay daw po kayo ng pares ng sapatos sa harapan ng inyong pintuan, ng inyong bedroom. Tapos daw po, ang isa daw po dapat ay paharap, ang isang pares daw po ay nakaharap sa labas at ang isa naman daw pong pares ay nakaharap sa loob para daw po malilito yung mga maligno at impacto. May ganun ba? Eh, di ba mauutak yung mga maligno? Parang walang ganun ba? Parang mapapag-isa ka, mapapaglalangan mo pa ba yung mga impacto, yung mga demonyo? Eh, matatay, nag-teleport nga yung mga yan. Yung mukhang demonyo at mukhang maligno, yun ang malililang na pa. Malililang, hindi mo sila malililang. So parang walang ganun Mars. O, yun nga po. At ang ating number 6 ay ang pagtatali daw po ng sapatos sa kotse kapag may bagong kasal. O pagka kayo po daw ay nakakita ng sapatos na nakatali doon sa likod ng kotse, ay meron daw pong bagong kasal. Dahil ang pagtatali daw po ng sapatos sa likod ng kotse o nung sasakyan ng bagong kasal ay magdudulot daw sa kanila ng kasaganaan at ng swerte. Opo, mga meme. So, kung kayo pa hindi pa nakapagpakasal, ay magtali daw po kayo ng sapatos sa likod ng inyong mga kotse na inyong sasakyan para kayo daw po ay daluyan ng swerte. So, ito direct ay may totoo yan, Mars. At ang ating pong number 7 ay huwag daw pong maglalakad ng isa lang po ang suot ninyong sapatos sa paa. So, sumari, kasi bakit ka naman maglalakad ng iisang suot mo pa? Eh, parang ano yun, paika-ika ka. Hindi, malay mo ipakending kayo na kailang maglakad, hinabol ka ang aso. Hindi, paano nga, diba dalawa yun? Eh, baari pa siguro makakalimutan mo yung medyas mo, pero po yung ano, yung sapatos mo, isa lang sapatos mo, yung kakalimutan mo pag gano'n. Eh, parang balikan mo na lang pa. Ano ko, walang utak? Balikan mo so, na lang. Sige, ko lang utak. Babalikan mo pa yung isa? Oo. Pero ako po, minsan na ganyan po nakaligtaan ko, pagka po kayo namamalingke, ang suot ko po minsan ay sa sinelas po ito, ha? Minsan po kulay dilaw yung isa, yung naman po isang kulay pula. Minsan parang, oh, gag. Parang minsan lang po sa pagmamadali ko po ay baliktad po ang aking suot na medyas. Pero kapag daw po kayo ay yung po, aksidente na kapag suot ng baliktad na medyas ay kayo daw po ay suswertihin. Swerte daw po yun. Pero huwag yung sasadyain, ha, na kayo magsusot ng baliktad na medyas para kayo swerte. Hindi po. At yun daw po sa pagsusot ng medyas, dapat daw po unahin yung isusot po ay ang kanang bahagi ng medyas. Para daw, pagka kayo may mga lakad, ay okay kayo may mga deal, may mga exam, ganyan, kayo po may mga transaksyon na gagawin, ay ito po ay magiging positibo. Kanan po ang unan yung isusot na medyas. O so yun ay parang totoo yan, Mars. At ang ating pong number 8 ay maglagay daw po ng piso sa loob ng sapatos kapag kayo may importanteng lakad. O halimbawa kayo ay may siguro may i-deal or may ma-apply na trabaho. Kayo ay siguro mag-apply ng passport, mga ganyan, mga visa, or kayo po ay may deal na i-close sa transaksyon.
ay swerte-swerte daw po kung kayo po naglalagay daw ng piso sa kanang bahagi ng inyong sapatos. Parang yan ay totoo yan ni Mars. Kasi yan ay subok na subok na po yan. Gawin niyo po yan na nakakapagbigay po yan ng swerte. Yung positibong energiya, yung paglalagay ng piso sa kanang bahagi ng inyong sapatos. At ang isa pa po ay, huwag daw pong ugaliin na mag-iwa kayo ng sapatos sa labas ng inyong pintuan. Dahil ito daw po ay magdadala sa atin ng kamalasan. Parang totoo yan, Mars. Kasi baka naman mahal na mahal nga ng sapatos nyo, iiwanan nila, baka manakaw. Di ba, malas yun? Nanakawang kayo. Pero sabi nga daw po, kahit daw yung chinelas o sapatos, huwag daw po kayo mag-iiwan sa labas ng pintuan ninyo. Sa main door po, ah. Pero pag nasa loob na kayo, sa bedroom, siya na magtatanggal kayo talaga ng sapatos doon pag chinelas. Pero sa labas, huwag kayo mag-iiwan ng sapatos o ng chinelas. Kasi ito po daw ay magdadala sa inyo ng malas. Kasi parang ang sinasabi daw, ito po ay pwedeng kuhanin ng mga maligno nga, mga impacto na naman. Ayun na naman yung impacto. O, so, ayun po. At ang ating namang susunod po ay paglalagay daw po ng dahon ng laurel sa ating sapatos para tayo naman ay makainganyo at para tayo po ay swertehin. Yan ay totoo yan, Mars. Saan ba yung ano, sa laurel? Dahon ng laurel. O po, dapat maglalagay sa loob ng sapatos kasi daw po yung talagang nakakapagbigay ng swerte. Kapag kayo daw po ay naglagay ng dahon ng laurel, isang dahon ng laurel po, mga memeha, sa sapatos ninyo sa kanan. At yan daw po, kapag kayo may mga pupuntang mahalagang bagay, ay talagang ito po ay magdudulot sa inyo ng kaswertihan. So, magkasunod na po yan pagdating sa paggamit ng dahon ng laurel. O, so yun na nga. At ang isa pag po ay, pagka daw po mayroong pagsusulit ang inyong anak, halimbawa kukuha ng bar exam or mag-entrance test, sabaw, mag-exam sa UP, ganyan, sa mga Lasal, ganyan. Sa University. Sa Ateneo, o, diba, Santo Tomas. Eh, ang gawin niyo daw po ay magtali daw po kayo ng sapatos, na luma ng sapatos sa punong kahoy. Kahit anong punong kahoy, sa puno ng mangga, puno ng atis, puno ng langka. At ito daw po ay sinasabi, maghahatid sa kanya ng kaswertihan at maaaring kayo daw po ay makapasa sa pagsunod. Kailangan lang daw, basta magtali lang daw po kayo ng lumang pares ng inyong sapatos sa punong kahoy para daw po kayo ay makapasa. Kahit na siguro, kahit hindi masyadong mataas, kahit medyo mababa sa punong kahoy, sa sanga ng punong kahoy. At yan po ay totoo yan, Mars. Oh, so yan po ay ilan lang sa mga pamahiin pagdating sa ating mga sapatos. At sana po ay kayo may natutunan o may nakuha namang bagong kaalaman pagdating dito sa ating mga pamahiin. So yun na nga po, mga meme, bago tayo magtapos ngayon naman po ay magsha-shoutout tayo nung ating mga walang tasawa talagang tumatangkilik sa ating channel to. Maraming po salamat. At pasensya na po doon sa hindi namin mababanggit ngayon, ha. Pero huwag kayong mag-alala dahil kayo naman po ay babanggitin namin din isa-isa sa mga susunod pa namin. Nga, salamat po kay Miss Ami Agbay ng UPLB dito sa Los Baños, Laguna. Siya po yung nagbigay sa atin ng konting yung information tungkol po doon sa as is. Yun daw po ang as is daw po ay ang Picus Odorata. Sus Mario, direct. Ba't ganun yung ano niya? Pangalan, parang ang bantok na pangalan. Picus Odorata. O yung pakiling. Pero marami kasi itong klase ng ano eh, Picus Odorata. Maraming klase ito eh. Pero yun daw po ang pangalan niya. Pero sa Bisaya naman po, ito po tinatawag nilang O Plus or is dead. Ito po yung as is. Yung marami nagtatanong pa rin sa akin kasi na kung ano daw po yung as is at kung meron ba daw dito sa Australia, sa Europe, sa Joseph, sa UK, wala daw as is, at sa Japan, wala daw. Pasensya na po kayo kasi ito ay local talaga dito sa atin, sa Philippines. Pero kung magkakaroon dyan sa inyo sa Lisbon, ano, Lisbon, Portugal, at sa Western Australia, ay swerte-swerte po kayo. Kasi magagamit yung pampaswerte. At yun na nga po. At alam nyo po ba, ang asis daw po ay herbal din. Opo. O, so yun. Thank you po, Miss Ami Agbay. At yung mga subscribers na natin na isa-shoutout na po natin. Si Miss Annalyn Acido. Thank you very much po, ma'am, sa panonood. At si Miss Carmelita Del Mundo ng Collie Western Australia o direct West Australia. So, si Miss Rose Prieto, Dora Saison, Miss Alice Sablan, thank you po. Miss Bida Ricogcagnog Bida ng Kuwait, thank you po. Rodas TV ng Japan, hello ma'am. At si Miss Zia. Oh, si Zia, yung singer, yung parang walang mukha. Nagsusunod sa atin. Yung nakatalikod kumanta. Oh, yung nakatalikod kumanta. Wow! Si Zia, o baka naman si Zia. Ano mag-spell Zia? Z-I-A, Zia. Siya ba yun? Yung nakatalikod kumanta. Yung kumanta ng chandelier, talaga. Hello po, Miss Zia.
at si si Mr. Sam Agustin. Ito daw, parang ito ata yung hindi daw nag-skip ng ads natin. Thank you po. At sana naman po kayo mga meme, ay huwag yun naman pong skip yung ads namin para naman ako po yung may pampaswento kay Direk at may pambili kami ng make-up. No? Parang maganda kami. Sarin. Opo. Si Miss Pilipina Maligaya. Wow, ang ganda ng pangalan. Pilipina na Maligaya pa. Parang kailangan po yan. Si Pilipina yung... Taga dito lang ba sa atin? Oo. Hindi, Pilipina Maligaya. Kilala mo to. Oo. Si Miss Anita Separa Patina at si Miss Samantha Zoe ng Dubai. Pamangkin ko to, anak to ni Cecil. Hi, Sam. At si Miss Estelita Marudok. Hello po. Si Mom's Life at si Miss Marjorie Velasquez ng Hong Kong. Gusto ko pumunta ng Hong Kong direct. Okay. Sama mo. Oh, mine. O, yun. At si Miss Lorena Gape ng Bahamas. Social Bahamas. Ang Bahamas ay sa Caribbean. Yung may mga saging sa ulo. Oo, yung nagsasayo sila. That's Caribbean. Gusto ko punta niya sa Bahamas. Ay, narinig ko lang yung Bahamas sa Miss Universe. Hi po, Miss Lorena Gape. At si Miss Gloria Gonzaga. At si Miss Annalyn Baba ng Malaysia. Hello, ma'am. Vivian Arabella. At si Miss Sarah Maluke. At si Miss Evelyn Rose Vidalion, Marilyn Marcos ng Athens, Greece. Wow, social may Athens, Greece direct, oh. Gusto ko rin pumunta ng Athens, Greece. At si Miss Remedios Bacani at Binda Riola. Aww. Si Miss Lida D ng Korea at si Miss Deborah Smith ng Chicago, Illinois. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkit. Sana ipatuloy niyo po kami panoorin dito sa aming channel na to. At kami po ipatuloy pa rin naman mag-share sa inyo ng mga iba't ibang mga pampaswerte at mga ritual na ito. Ha, mga meme? At sabi ko nga po sa inyo ay huwag na po kayong mahihiya basta mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para ma-update po kayo kapag may mga bago akong uploads. O siya, mga meme, stay blessed, stay happy, and always be safe, mga meme. Bye! Bye!